While yung black dappled, ang dominant naman po niya ay itim. So, yan po ang difference ng black dappled sa black tiger dappled. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating third vlog ng HBR Jacobs Goat Farm. So, ngayon, ang topic naman natin ay mga colors ng Boer goats. So, alam naman natin na hindi lang traditional yung color ng mga Boer goats natin. No? Meron tayong mga dappled, meron tayong mga solid colors, meron tayong mga tiger dappled, painted. So, ngayon, ay bibigyan ko kayo ng reference, no? Para alam nyo or may determine nyo talaga yung tamang kulay ng mga Boer goats. So, napapansin ko kasi sa internet or sa FB, minsan hindi natugma yung description nila ng color dun sa mismong kulay ng goat. So, I hope you will find this video helpful in determining po dun sa kulay ng goats nyo. Okay? So, nandito tayo sa main goat house and tutulungan tayo ni Kuya na mag-check ng color ng goats. So, ang unang color ng Boer goat na ipapakita natin ay yung pinakakilala, which is ito ngang traditional. So, ang pinaka-best example dito ay si Yen, no? So, ito po si Yen. And mapapansin nyo, dalawa lang yung color niya. Pag sinabi kasing traditional, either red or brown ang ulo, then yung buong katawan niya ay white na. So, ganyan po ang color ng traditional goats. So, si Yen nga pala po, yung nag-champion natin, no? So, ngayon, na-stud na siya. And hopefully, pregnant po siya. Okay. Kuya, pakibalik na sa, ano, sa cage. So, pag sinabing traditional, pula or brown ang ulo, then yung buong katawan niya, white. The next ay yung halos kapareho ng traditional, which is yung painted natin, no? So, si paint drops ang ating gawing reference doon. So, pag naman sinabing painted, kapareho lang yan ng traditional, but dun sa likod na part ay meron siyang kulay din. So, itong color na ito, painted ang tawag dito. So, mapapansin nyo, ang ulo niya ay may kulay, pati yung sa kwetan niya. So, painted po ang tawag dito. In this case, ito po ay black. So, black painted po ang color niya. Pag naman red, ang color ng ganyang paint, so red painted naman. So, ito po, kakastad lang po niya. Hindi pa po yan buntis. Okay. Thank you, paint drops. Sige, balik ka na sa cage mo. So, ganyan po ang color ng painted. So, ngayon naman ay dappled head ang ipapakita ko sa inyo. So, pag sinabing dappled head, parang traditional lang din yung color niya, no? But, dun sa mukha niya, may mga dots-dots or mga dappled tayo. So, kung mapapansin nyo dito, sa ating isang goat na to, so may mga batik siya dito sa ating ulong part. So, dappled head po ang tawag dito sa ganitong color. Hindi nga lang po siya madappled yung ulo niya, but basta po may mga batik-batik, pwede na pong matawag na dappled head siya, no? So, para lang po yung traditional, but dappled po yung ulo niya, no? Okay. Sige, kuya. So, ang pangalan nga po niya ay SMB.
si Sarah Mom sa Boomstick. Kanina, black painted yung pinakita natin. So, buti meron tayo sa farm na reference naman for red painted. So, ito po ang itsura ng red painted. So, mapapansin nyo, kulay red naman yung katawan niya. While, sa gitnang part niya, may puti, no? So, painted po ang tawag dito. But, in this case po, dun sa back niya, itim po yung ulo niya. Kaya po ang tawag namin dito, tricolor paint na siya. Pero kung hindi po itim yung ulo or other parts ng katawan niya, so red painted po ang tawag dito. Okay, kuya sige, ibaba mo para makita nila. Ayan. So ngayon naman, pupunta tayo sa black head. Or sa Pilipinas, kilala siya as black traditional. So ito naman, no? So sa ibang bansa ang tawag dito, blackhead. Pag sinabing blackhead, itim yung ulo niya, pero yung buong katawan niya, yung natitirang color niya is puti. So blackhead po ang tawag dito. Pero sa Pilipinas, mas kilala ang kulay nito as black traditional. Kasi kung mapapansin nyo, ano ba pinagkaiba niya sa traditional? Yung kulay lang, no? Instead na red, itim na siya. Sige kuya. Kaya pabalik na. So thank you. Kay Marcelina. So si Marcelina po ang pangalan ng doe na yan. So ngayon naman, solid colors tayo. So bigyan ko ng example itong si Blackie. So si Blackie, siya ay solid black. Pag sinabing solid black, buong katawan niya ay black or mostly black. So yan. So si Blackie, 1 year and 3 months pa lang to. Hindi pa namin siya pinapastad. So iniintay namin ang 1 year and 5 months para magamit namin siya. No? So yan po ang solid black. So mapapansin nyo, solid black yung tawag namin pero may white siya sa hoof niya. So sa amin, considered a solid black na din siya. Since 90% or 95% ng katawan niya is black. So yan po siya. Ito po, reproductively untouched pa po siya. Breeding po namin, 1 year and 5 months. Then ngayon, pupunta tayo sa solid red naman. So, ang ibibigay kong reference natin ay si Red Robin. So, ito po, pregnant na po siya. December 29 na stud. Due date niya, May 20 to June 1. So, mapakita lang natin siya. No? Si Red Robin. So, solid red naman po yung color niya. Ibig sabihin, yung buong katawan niya, red. Or mostly red. So, currently pregnant na po siya. Okay, Red Robin, balik na. So, parang baboy po, ano? So, pag maganda po talaga ang layo ng goats, parang nagmumukhang baboy po ang katawan nila. So, ngayon natapos na tayo sa mga solids, painted. Ngayon naman, punta tayo sa mga dappled. So, ang una ko munang ipakita ay red dappled, no? Ngayon naman, ay red dappled naman ang ating ipakita, no? So, gamitin natin si Red's Blazing Flurry as a reference. So, ito ay isa sa aming mga US bowers dito.
So kakawin lang po niya. So pag sinabing red dappled, batik-batik po yung kulay niya, no? So dito, red dappled, red and white po ang color niya na batik-batik. Actually, pwede na po itong tawaging tiger dappled eh. Kasi mas lamang po yung puti niya kesa dun sa red. So mamaya ay bibigyan ko kayo ng reference paano masabing tiger or dappled lamang yung pagkakadappled ng goats nyo. So ito po ang isang red dappled na goats natin. Away kuya, thank you. So ito pala, may best example pala tayo ng red dappled dito sa ating mga bata, no? So ito po ang red dappled. So mas lamang po yung kanyang red kesa dun sa puti. So ito po, magti 3 months pa lang po ito, pero ang laking barako na po nito. Ito naman po ang ating red and tan dappled. So kung mapapansin nyo, ay kakaiba siya dun sa kanina kong pinakita. Instead na puti, medyo dirty color ngayon yung ating red and tan dappled. So ito po ang red and tan dappled. Kukumpara po dito sa red dappled natin, tingnan nyo po, medyo malayo po ang kulay, no? Ito po ang red dappled, ito naman po ang red and tan dappled. So ito po, magwi-win na po siya. So ito po, nagpapasuso ito eh. Away kuya, thank you. So ito po ang anak niya. Magti 3 months pa lang. Pero more than 25 kilos na ngayon. Okay. So ngayon naman, red, papakita ko naman sa inyo yung isa pa nating red and tan dappled. So ito po, buntis na to sa ating champion na si Dinar. May lalabas ba kuya yan? Baka di kasya sa pintuan. Oops! Parang baboy, no? So ito po ay 1 month pregnant pa lang. Pero tingnan nyo po, no? Parang sasabog na yung tiyan. So ganyan po ang definition ng quality na goat. So hindi lang po basta color, dapat okay din yung conformation. Maganda yung structure. So ito po, red and tan dappled. At kung mapapansin nyo, meron tayong mga white spots dyan. So tatlo yung color niya, no? So pwede nating sabihin, tricolor dappled to. Okay po. So next na tayo. Thank you kay Diana. So si Diana po ito. Ang nakastad po kay Diana ay itong ating champion na buck na si Dinar. Okay kuya, thank you. Babalik na siya ng bahay. Kagandahan po sa mga goats natin, matatalino po sila, no? Alam po nila kung nasaan po yung kanilang mga bahay. Ano po? Uwi na ikaw. Yan. Ang next naman po nating ipapakita ngayon ay ang black dappled. So pag sinabi pong black dappled, black and white po ang color ng pagkakadappled niya, no? So ito po si Frank, gamitin po natin siya as reference. So ito po, buntis na po si Frank, no? So April 28 to May 10, maanganak na po siya. Ito po, pag umanak po siya, exactly mga 2 years old na po siya. So yun po yung correct na breeding natin, no? Para hindi mabansot yung ating mga materials. So white and black
dappled. So ito po yung color niya. So mamaya may reference din tayong goat for black and tan dappled, no? Kuya, ano mo na? So extra care lang po tayo sa mga pregnants natin. At isang maling suwag ay kawawa yung kanyang mga anak. So ito po si Frank. So sumali po siya sa goat show, no? Siya po yung nag fifth place dun sa Rumsol Goat Show 2020. So ito po, confirmed pregnant na po ito. Ito po yung nag-first runner up. Ito po, black and white dappled po siya. So the same color lang po ni Frank kanina. Yan po. Ito po yung nag-first runner-up natin. Yan po. Lumabas na siya. Nag-first runner-up po siya sa Rumsol Goat Show 2023. Black and white dappled. So ito po, confirmed pregnant na po siya. Nakita ko po sa ultrasound niya is triplets. Pero naglalaro lang yan sa twins to triplets. So ito po, ganda po ng structure niya. So even though dappled siya, pero yung structure niya quality pa din. So ganun po yung hinahanap natin sa mga materials natin. Hindi lang po basta color, dapat tama din yung structure, maganda yung structure. Kasi kahit maganda yung color, bagsak naman sa structure, hindi maganda yun. Dapat parehong maganda. So ito po, US din po ito. Okay kuya, next na tayo. Matatalino po yung goats natin. Marunong silang umuwi. Alam nila yung mga bahay nila. So ngayon naman, ito naman ay black and tan dappled. So mapapansin yung color, hindi siya puti, ano? Medyo pa-gold. So tawag ko po dito black and tan dappled. So hindi po yan madumi. Sadyang ganyan po ang kulay niyan. Black and tan dappled. So ito po, medyo maliit po ito ngayon kasi may pinapasuso po yan. So patapos na din po yan magpasuso in 2 weeks. Then after nun, babalik na po ulit yan sa laki niya. No? Okay kuya, pabalik na. So ngayon naman, ang ipapakita natin ay spotted na black. So ano bang pinagkaiba ng spotted sa dappled? So pag mas maraming batik, dappled na siya, no? Pero pagkakaunti yung batik, pwede nating makategorize siya as spotted. So in this case, katulad ni Machete, so hindi siya masyado mabatik, no? So kakaunti lang halos yung batik niya, pero hindi ibig sabihin hindi siya makakapagbigay ng dappled. Actually, yung karamihan ng black dappled namin dito, siya po yung ama. So ito po si Machete, isa sa aming foundation buck. Yan po. So ang tawag po dito, spotted. Spotted black. So hinahawakan lang po namin siya, no? Kasi baka maging aggressive to.
Kasi more than 100 kilo po ito. Pag tayo ay nasuwag nito, ay talagang kulang ang salunpas. So yan po, si Machete. So ito po, diet po namin ito ngayon. So spotted na black. Ngayon, meron tayong isang example sa ating paanak, which is yung spotted na red naman. Kaya dito. Ito naman po ang spotted red na tinatawag. So para lang po siyang red, pero may kunting batik-batik. So pansin nyo, may kunting batik-batik lang siya sa katawan niya. I believe sa tenga meron din siya. Yan. Ganyan po ang spotted. So madedetermine nyo po agad kung dappled ba siya or spotted. Pag maraming batik, so dappled po yun. Pero pag ganito lang po yung batik niya, kakaunti, spotted lang po ang tawag dyan. So ngayon naman, ipapakita ko yung tiger dappled. So ano bang pinagkaiba niya sa dappled? So dito, ang gagamitin kong reference ay ito. Si Dinar Boomstick. So napansin nyo ay mas marami siyang puti, no? Mas dominant yung puti niya kesa sa itim. Then kukunin ko yung isa nating dappled na bata dyan, ipaglalapit ko para makita nyo talaga yung difference nila sa color. Kuya, pakuha nga si baby. So ito po ang black tiger dappled. So ito po, naka-reserve na po ito, ha, barako po ito. So itatabi po natin sa black dappled. Ngayon, makikita nyo talaga yung difference nila, no? Dominant ang black tiger, while yung black dappled, ang dominant naman po niya ay itim. So yan po ang difference ng black dappled sa black tiger dappled. So ulitin ko po, yung hinahawakan ni Kuya, black dappled po 'yan. Itong nandito sa harap nyo, ito po ay black tiger dappled. Mas lamang po ang puti. Tiger dappled. Mas lamang yung black or red, black dappled or red dappled po ang tawag doon. So yun po ang difference nila. At yun na nga po, nagsasampahan na ang ating mga bisiyo. So katulad po nito, siya naman po ay black painted. Bakit? So traditional yung ulo niya, no? But meron siyang itim dito sa kanyang kwetan. So painted po ang tawag namin dyan. At ito na nga po, naglalaro na ang ating mga bisiro, no? So pareho pong lalaki yan. Hindi ko lang alam bakit sila yung nagsasampahan, no? Naglalaro po sila. So kahit po mga bata pa po sila, ay nakikita na po yung pagkakabarako nila, no? So yan po. Yan. Ito naman po, black dappled po ang tawag dito. Kasi mas lamang po yung itim niya kaysa sa puti. Ito po, babae ito. Pero ito po ay retained namin. Ito na po nagtatapos ang ating third vlog. So I hope po may natutunan kayong bago sa pagkakambing, lalo na po sa boar goat breeding. So thank you po sa panonood and God bless.